What's up guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video magpe-painting tayo. But before I start, gusto kong i-share sa inyo and ipakita yung mga dati kong paintings. So ito medyo may katagalan na yung iba. Yung iba 2016, and then yung ibang painting ko is 2019. So bakit sila nakalabas? Kasi nabenta na po natin ang aking mga obra maestra. So ayun, shoutout po sa mga bumili. Maraming salamat po sa tiwala and God bless. So ayun, bago ako mag-start, pakita ko sa inyo yung mga materials na nabili ko kasi meron tayong bagong request na painting. So gagawa tayo. So ito siya. So far, maganda naman yung nabili kong canvas and wala siyang damage and makapal siya. Kasi pag bumibili ako ng canvas, gusto ko nakaboard siya. Ito guys, matigas to. Hindi kagaya ng mga canvas na may frame. Tawag doon, pag pinindot nyo siya, ganun ba? Basta pag inano nyo siya sa gitna, tela lang talaga siya. Ito guys, board to. And then, bumili din ako ng bagong acrylic. So, ayan. Dumating na siya. Wala rin naman damage. And tama po yung order ko. Ito, kaya ako siya binili kasi gusto ko yung acrylic na to. Nagamit ko na siya siguro isang beses. Galing Hong Kong. And then, nag-order ulit ako. Ayun, mag-start na tayo, guys. Let's go! Hi guys, so I'm back. Ayan, naguguhit tayo ngayon. So ang gamit ko is pencil and ruler. Actually, hindi ruler to. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito eh. So bakit tayo naguguhit? Kasi para nasa center yung logo natin. Kasi si client, may request siya sa akin. And medyo aminin ko na mahihirapan ako dito kasi hindi ako magaling sa sukatan. And yung pinapa-drawing niya sa akin, may sinend siya sa akin picture. So, ito siya. Ang tawag dito sa artwork na to is geometric. Geometric animals, ganon. Medyo mahirap siya kasi kailangan pantay na pantay siya and may sukat siya. So, kailangan kong gumamit ng ruler. Kaya, ayan. So, pencil muna tayo, guys, para hindi tayo sumablay. And then, after nito, tsaka ako siya papatungan ng acrylic paint. So, ayan guys. Tingnan natin kung ma-achieve natin kasi medyo mahirap siya. Usually kasi pag nagpe-paint ako, inaabot ng 3 to 4 hours. Pero depende yun sa size and sa request ng client. Pero ito mukhang buong araw ko siya gagawin kasi medyo nahihirapan talaga ako. Although, puro guhit lang naman siya, pero mahirap din. So, ayun. Pag first time talaga, medyo mahirap. Ayan. Diba? Parang si San, no? Si San sa Mobile Legends. Ang aking paboritong fighter. Okay, guys. So, standby lang po kayo dyan habang ako ay nagdo-drawing. Nood lang po kayo dyan. Anyway, itong canvas na nabili ko, share ko lang sa inyo guys, nakabalot siya sa matigas na board. Kasi yung ibang canvas, meron siyang wooden frame, pero tela lang siya. So ito naman, wala siyang wooden frame kasi ako na lang naglalagay ng frame. Tapos, yung board, nakabalot yung canvas doon. So bakit ito yung binibili ko? Kasi mas madaling mag-paint and mag-drawing. At saka, syempre, pag nagde-deliver ako or pinapa-deliver ko yung canvas, gusto ko safe siya and secured para hindi siya mabutas or magkaroon ng damage. Kasi pagka yung binili ko yung walang board,
may tendency siya mabutas kasi madantayan mo lang or mali yung handle mo. So, pwede siya masira. So, sayang naman po, diba? Ayaw naman natin masira yung painting. And, syempre, gusto natin makarating sa client natin na maayos yung in-order nilang painting. So, ayun. Katulad nito, guys. Ako kasi medyo mabigat yung kamay ko eh. So, mas okay sa akin na ganito. Hindi siya mabubutas. And then, ayan. Magpipaint na tayo. So, mag-acrylic na tayo. Ako, pag nagpipainting ako, yung base ko, nilalagyan ko muna siya ng white. As in, buong canvas may white paint. Para sa susunod na patong ko, medyo ano na siya, madulas. Wala na siyang parang butas. So, ayan. Yung acrylic paint na ginamit natin, guys, ang name niya is Winsor & Newton. Madali siyang gamitin and maganda. Madali siyang i-mix and nababanguhan ako sa kanya. Basta gusto ko yung amoy niya. So, kung gusto niyong i-try, ito siya. Yan. Actually, in-order ko lang siya. I don't know kung meron siya sa mga bookstore or kung saan. Ayan. So, ayan, guys. Nilagyan na natin siya ng white acrylic. Then, after nito, magkukulay na po tayo. Ayan, guys. So, medyo tuyo na siya yung ibang part. And then, lalagyan pa natin ng acrylic paint yung ibang part na wala. Ayan. Ako kasi, guys, sa totoo lang, hindi ako gumagamit ng brush. Hindi ako sanay. Kapag nagpipaint ako, madalas ang gamit ko, daliri lang. Pero pagka mga ganito, binabrush ko na siya. Kasi minsan, masakit din sa, ano, yung acrylic. Masakit sa daliri. Lalo na pag kinakaskas mo yung canvas, para mababalata na yung balat ko. So, ayan. Nagpapatong na tayo. Mas okay kung patutuyuin nyo muna yung ano, yung base nyo. Pero kung magmi-mix na kayo ng color, mas para sa akin na mas okay na hindi patuyo yung acrylic paint na in-apply mo. So, ayan. Okay lang matakpan yan kasi mamaya re-retokihin naman natin yan. Importante malagyan ng buo. At saka parang ano lang natin yan. Parang guide lang, guys. Ayan. So, ayan. Ginaganyan ko siya. Parang, para pagka, ano, yung parang, alam nyo yung paper na parang luma. Ayun. Yun, kaya ko siya kinakamay. Ayan, ganyan. Isa sa mga technique. Kasi marami naman technique, guys, sa pagpe-paint. Depende na sa inyo, syempre, kung ano nyo pagaganahin ang pagiging artistic nyo. So, ayan. Hindi ko na muna pinapakita sa inyo ng buo. Surprise! Surprise! Kasi baka palpak. Kaya mamaya na lang. Mamaya na lang natin tignan. So, ayan. By the way, shoutout nga pala kay Mark Bahian. I don't know kung tama yung pronunciation ko, bro. But thank you kasi pinagkatiwala mo sa akin ng obrang ito. Ito kasi, guys, pinapapaint sa akin. Logo siya ng YouTube channel nila and ng page nila. So, follow nyo lang po sila sa Facebook page and then sa YouTube channel nila. Isa sila sa mga gumagawa ng stunt. And meron sila mga short film. Sobrang galing nila. Yun. So, ayun. Angas nila. Sana all marunong maganyan. Actually, gusto ko rin mga ginagawa nila. Kaya lang, wala eh. Wala tayong talent dun eh. So, ayun guys. Support po natin sila kasi isa sila sa mga... Actually, lumalabas din po sila sa mga TV. Sa ABS. So, ayun. Sa mga teleserye. So, ayun. Check nyo guys yung page nila and yung mga videos nila. So, thank you. Thank you, Mark. And then, happy birthday kay Auntie Nine. Hi, Auntie. Enjoy your day. So, ayun, guys. Patapos na tayo. Winiwisigan lang natin siya ng paint. Ayun, guys. Kung gusto nyo lagyan ng para mga
stars, ganyan lang. Pwede rin kayong gumamit ng toothbrush, basta kahit anong brush. Tapos, basain nyo lang ng konti. Tapos, isawsaw nyo sa acrylic paint. Para hindi siya masyadong malapot. And, hindi siya ganun katingkad. Pero kung gusto nyo matingkad, pwede naman siyang acrylic agad. So, I'm done. Transition mode. And guys, so ito na yung final. Kung nag-enjoy po kayo, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell. And thank you po sa mga nanood. Bye! And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more.